So ayun, na-toast na po natin yung ating oat meal for 10 minutes. Ito na po, lalagyan na po natin siya ng condensed milk. Favorite po ito ng aking maliliit. So malaki po itong condensed milk natin. Hindi po natin ilalagay lahat. Tama lang po siyang mabasa para magdikit-dikit lamang po siya. Napaka-simple. Napaka-sustansya para sa mga bata. Yun, yung aking anak ko sa kumain. Nagugutom na. Ma, kainin na yan, ma? Babe? Hindi pa. I-bake pa natin. Ha? I-bake pa natin. Lutoy pa yan? Oo. Careful, anak ha. Ilang minutes yan, ma? Ilang minutes daw po siya i-bake? Mga 20 minutes po, okay na po yun. Hanggang maging crunchy lang po siya. Oops! Gutom na yung aking mga anak. Ayan. So, medyo dry pa po siya. Dabihan pa natin ng konti. That's enough. Basta magdikit-dikit lamang siya. Okay, so ayun po. Medyo okay na siya. Basta na. Dikit-dikit na. Ilalagay na po natin sa ating tray. Okay, so ito po. Spread lang po natin siya. So, na-preheat ko na rin po yung oven. Nasa 200 Fahrenheit po siya. Spread lang po natin ang ayos. Oops! Sorry for that sound. Yung gutom po yung anak. So, naka 200 po siya. Nasa 200. Tapos, nasa toast po siya, convection. Okay. So, set po natin siya ng sa 20 minutes. So, pag hindi pa rin siya crunchy, after 20 minutes, we can add more time. Okay. Waiting time. Malapit na po. Gutom na yung aking mga anak. Actually, kumuha na dito eh. Nag-try na sila. Hindi na nakakapag-antay. Gutom na gutom na. So, ayun po. Okay na siya. 20 minutes na. Kukunin na po natin. Okay, ayun po. So, nilagay na po natin dito. So, basta pang naluto na po siya, tanggalin na po natin kagad sa ating tray or else doon po siya titigas.
Mahirap po natin tanggalin. Tapos ito po, pag lumamig na, crunchy na po yan siya. I-make sure po na tatakpan natin para hindi po siya magsinaw at mawala yung kanyang pagiging crunchy. Ito, hatiin po ito, kainin lang yun at saka bukas. May mga ngap sila. Okay, thank you po for watching.